Kaya umuwi kami, masakit sa dibdib nung nandoon ako sa airport. Masakit talaga sa dibdib. Parang gusto kong bumalik ba? Kasi ano, kasi last time niya na yun. Last ko na siyang makikita. Hindi din kami may mga... Good morning everyone! Kumusta kayong lahat dyan? Kami dito, okay lang naman. Medyo masama yung pakiramdam ko ngayon. Ang sakit ng mga ano ko, katawan ko, yung mga buto-buto. Iwan kung bakit. Siguro darating na yung buwan ng dalaw ko. At dito ako sa kwarto ngayon. Ayan, magligpit-ligpit. Katatapos lang namin nag-breakfast. So, naghugas ng pinggan. Umakyat dito para magligpit. Yung mga gamit ni Adam kahapon is inarrange ko pero hindi natapos. So, itutuloy ko ngayon. So, bago yun, magligpit muna tayo sa mga dapat iligpit. So, asawa ko kagabi, hindi, mga 3 a.m. na yun. Bumaba doon siya sa baba na tulog. Kasi si Adam, yan man yung bed ni Adam. Tapos umakyat dito si Adam, matulog yan si Adam, ganun siya, ikot ng ikot. Siguro maliit na yung bed niya. Umakyat siya dito, yung asawa ko walang space, kaya ayun, bumaba. So, kami na lang ni Adam dito natulog. Pusa tayo dito. Yan na yung bed ni Adam. Yan. Ayan, maayos na. Pwede na tayong lumabas. Yan. Lalabas na tayo. So, kahapon, kagabi, ito yung iniwanan ko. Ayan. So, liligpitin natin yan ngayon. So, ito yung mga damit ni Adam. Nilagay ko dito. Ito siya, damit niya to. Tatanggalin ko. At ilagay ko dito yung mga coat namin kasi ano naman ngayon pa summer na. So dito ko ilagay kasi ang laki ng nakuhang space doon sa wardrobe namin gawa ng mga coat kasi ang kapapal. Ayan, ilagay ko dito. Yan, kay Adam to lahat yung mga coat din niya. So ito yung mga coat. Yan. So, ito yung mga damit ni Adam dito. Need ko i-organize. So, dito ko lang muna ilalagay sa plastic. Yan. Marami pa yan siyang mga damit. Tinago ko, tinabi ko. Kasi sana, dalhin ko sa Pinas, ibigay ko doon. Yan, marami-rami din. Ay, nalulungkot talaga ako, ay. Kasi balak sana naming umuwi ba magkapatid kasi death anniversary ng papa ko sa next month katapusan. Nung last year, umuwi ako ng last year kami mag-asawa. Ay, 2018 pala yun. Umuwi kami. Gawa nang nagkasakit yung papa ko. Wala kaming pera nun ba. Tapos sabi lang, umuwi kayo kasi yung papa mo gusto makita si Adam kasi hindi pa siya nakakita. Since pinanganak ko si Adam, makita niya lang sa picture. Hirap din kami mag-video call gawa nang wala ngang signal sa amin. Maka-signal lang sila pag nandoon sila sa ano, sa town ba. Kasi yung signal is mahirap talaga. So umuwi kami noon, nakahanap kami ng ano, flight ticket na mura lang. Kaya nakauwi kami ni Adam at yung asawa ko. Pagdating namin doon, ayun na nga siya, malalang-malala na, nasa hospital pa siya, dinadalaw namin sa hospital. So, hindi din ako makapag-stay sa hospital ng matagal kasi si Adam, ano yun, breastfeed. Eh, ang init ng panahon noong time na yun kasi nga June yun. Yung asawa ko, nag-worry din ako sa kanya ba kasi ang init, tapos sama nang sama sa akin. Kasi ayaw niyang iiwan ko si Adam doon sa, ano, sa ibang relatives ko, tapos nga naka-breastfeed ba. Kaya, sumasama yan siya sa akin. Siya yung nagbabantay kay Adam.
Tapos inuwi namin yung si Papa namin sa bahay, naka-oxygen siya. Kasi nga sabi ng doktor, wala nang chance kasi nga cancer. Wala nang chance. So inuwi namin sa bahay. Kaya ayun, namatay siya. Namatay yung papa ko nung umuwi kami. Masakit lang sa loob ko ba kasi nga. Kasi yung flight ticket na nakuha namin is hindi siya refundable. Tapos kung mag-anuman kami, iparibook, ang mahal din, wala kaming pera. Ayun, namatay na nga yung yung papa ko. Siguro ilang days lang kami doon. Tapos namatay siya. Nung dumating talaga yung kapatid ko galing sa Dubai, is namatay siya. Tapos, ayun, iniwan namin sila doon. Kasi nga, yung flight namin is namatay siya 22 ata yun. Tapos, flight namin 25 or 26. Ganun, siguro mga ganun. Kasi iniwan talaga namin siya doon nakaburol. Hindi kami nagparibo kasi nga wala nga kaming pera. Masakit talaga sa loob ko na iwanan ko siyang nakaburol. Ayan, parang iiyak na ako. Tapos, ayun, umuwi talaga ako kahit nakaburol siya. Wala man kaming magawa, wala din kaming pera. Sabi ko na lang na maintindihan niya naman yun siguro. Kasi nga nagpapadala kami habang nandito kami. Nung umuwi kami is walang-wala talaga. Kaya iniwan ko siya nakaburol. Masakit sa dibdib. Uy, masakit sa dibdib na iwanan mo yung yung papa mong nakaburol. Sabi nga nila, tapusin mo muna yung burol sa kaka-umuwi. Ang problema nga is wala kaming ekstrang pera ba. Naawa din ako sa asawa ko. Tapos sabi naman ni mama, okay lang. Importante nakita ng papa mo yung si Adam. Kaya umuwi kami, masakit sa dibdib nung nandoon ako sa airport. Masakit talaga sa dibdib. Parang gusto kong bumalik ba. Kasi last time niya na yun. Last ko na siyang makikita. Hindi din kami May mga din kami ng papa ko, may mga hindi pagkakaintindihan. Kaya ngayon, balak namin magkapatid na nasa Dubai na uuwi sana ng June. Surprisahin namin si mama ba sa date anniversary ni papa. Kasi may kunting ipon man ako. Tapos ito pa yung nangyari. Ito yung mga damit ni Adam. Tinatago ko talaga yan kasi gusto ko dalhin sa Pinas ba kasi yung mga pinsan ko may mga anak silang maliit. Gusto ko ibigay sa kanila. Kasi alam ko naman doon sa atin, matuwa na yan sila, masaya na yan sila pag may mga damit-damit na maibigay kahit yung pinaglumaan. Masaya na yan sila. Iyan ang balak ko sana dalhin ko doon. Hindi din kami makauwi. Wala yung plano namin, hindi din matuloy. Kaya iligpit ko na lang muna to, itabi ko kasi yung mga damit ni Adam nagrambulo na. Pasensya na kayo, naiyak talaga ako, masakit lang sa masakit talaga loob ko. Tapos sasabihin pa ng iba, grabe naman siya, nandito na nga lang daw ako, bakit hindi ko pa tapusin? Yung burol, bakit hindi ko pa daw tapusin na nandoon na daw ako, bakit pa ako uuwi na ilang days na lang bago yung living. Ang problema nga yung flight ticket nga, yung iba kasi hindi nila maintindihan ba, sa isip ba nila kapag nakapag-asawa ka ng foreigner is mayaman na, yung asawa ko is trabahante lang din yan, hindi yan may-ari ng pinagtrabahuan niya. Akala lang nila yun, na mayaman. Kung mayaman pa ako, bakit naman ako uuwi? Bakit ko naman iwan yung tatay kung nakaburo lang doon? Ay naku. Kasi yung kapatid ko, nag-usap kami ba kagabi? Kaya din siguro masama yung pakiramdam ko, nag-usap kami kagabi nga. Gawa nga ng problema natin ngayon. Sana matapos na sana yung Ramadan ngayong I think mga end of May ata matapos na. Sana balak namin umuwi.
Yun yung pinag-usapan namin, i-surprise namin si Mama ba? Eh wala eh. Ay naku. Iwan ko kung kailan kami makauwi nito. Pumayag naman yung asawa ko, sabi ko mga ilang ano lang ako doon, ilang araw lang ba, siguro mga 5 days. Para lang sana maka-attend ng death anniversary. So ito oh. Manghinayang kasi ako ba pag ibenta. Binibenta ko man itong mga damit ni Adam dito sa ano, sa Facebook market. May bumibili din naman. Gaya nito, may mga brand ba yung mga damit niya, yung binili namin. Medyo mahal, tapos ibenta mo ng mura ba? Parang manghinayang ba ako? Ibigay ko na lang sa mga pinsan ko, tuwang-tuwa pa yun sila. Yung asawa ko, ano yan siya, medyo mapili yan siya sa mga ano damit. Yung damit niya, ilang piraso lang yung damit niya. So ayan, oh, ganito. Oh. Maano ba ako, manghinayang ako ibenta? Halimbawa, kung nabili mo siya ng ano, nabili mo siya ng 30, tapos ibenta mo lang siya ng 2, pwede? Parang nanghinayang ako, mas mabuti pang dalhin ko sa Pinas. Simbang, nandyan sila sa paligid mo, tapos maibigay ka, oh ate, sa'yo to, oh, sa anak mo. Ang sarap sa pakiramdam ba na makita mo silang ano, natutuwa sa mga bigay mo kahit pinaglumaan lang. Ay naku, sana matapos itong problema na to. Ayun, naiyak tuloy ako. Pasensya na kayo. Kasi kagabi kasi itong kapatid ko nag-usap kami ba? Sa akin naman kasi kahit walang brand. Basta gusto ko yung ano, gusto ko yung damit or kahit ano. Basta sa pakiramdam ko, ah, bagay to sa akin. Kahit ukay-ukay pa yan. Dati nga, puro lang naman din ukay-ukay damit namin dati. Kung maliliit pa kami, minsan nga yung ano, sako sa harina ba? Tatahiin ng mama ko gawing short. Ay, tuwang-tuwa na kami noon. Na ako. Ayan. So may space na dyan. Yan yung coat. Ilagay ko pa yung ibang coat. Dito naman. Yan. Yan mga pantalon ko yan lahat na hindi ko na magkasya. Dyan ko nilagay. Kasi nga inaano ko yan sila tinatago ba pag umuwi ako ng Pinas. So marami akong ibibigay doon kahit pinaglumaan. Yung mga pinsan ko naman, masaya na sila niyan. Mga bata na sa kabila. So, doon ko nilagay yung... dito ko nilagay yung mga damit. Yan. Yan yung mga luggage namin. Yan yung mga extra na cortina. Yan yung mga ano, mga lumang damit yan. Yung mga bata. So gagawa ako ngayon ng bread. Gagawa ako ng pandikuko. Yan, towel namin nandyan. So yung dough natin is nandoon na sa gilid, tinabi ko. So habang nag-aantay tayo ng 1 hour, ito yung ating niluluto, pansit. Yan, pansit yung ulam namin ngayon.
umano talaga yun, parang sumakit yung dibdib ko ba nung pinag-uusapan yung ano ko, tatay ko, kayo umiyak ako ng ano, ng off-cam. Kasi ano, masikip sa dibdib. Kaya iniyak ko. Ngayon, maluwag-luwag na. So yan, nagluto ako. Ito yung ating chicken. So ayan, luto na ang ating pansit. Antayin na lang natin yung rice kasi hindi pa naluto. So ayan yung ano, palaman ng ating tinapay mamaya. Hello, ay, magluto tayo ng bread. Yan, si LJ yung inutusan kong mag ano, ukay-ukay dyan. So luto na yung ating rice. So mag-lunch na kami after nito. So, na ang ating pandikuko. Ito na siya. Ibibake ko na lang. So i-bake natin siya ng 10 minutes. Hindi ko na siya pinapakita sa inyo kasi first time ko siyang gawin. Hindi ko alam kung ma-perfect ba siya or hindi. So next time, pag ma-perfect ko siya ngayon, i-share ko na sa inyo kung paano ko siya ginawa. So ngayon is mag-bake muna tayo. Mag-shoutout ako after. So habang inaantay natin na maluto ang ating pandikuko, mag-shoutout muna tayo. Uunahin natin si Catherine Relox, Rida Relox at Hilda Relox or Gilda, I'm not sure. Hello sa inyo dyan, Relox family. Julie DiPerio from Bagak, Bataan. Hello. Aileen Dumalugdug, Wahid Ramadan. Hello sa iyo. Salamat sa laging panonood. Anita Parantar from Hong Kong. Rowena Aguilar. Mary from Makati. Hello, Mary. And Erlinda Alcantara. Mylene Royles from Bicol. Roxy Day Vlog, hello sa iyo. Salamat Roxy sa laging panonood. Humble Sis, isa din siyang vlogger na nandito sa UK. Bisaya din siya, sana mabisita niyo siya. Lagi siyang nagko-comment kung makikita niyo siya sa comment section. Paki-visit na lang po ng kanyang channel, baka magustuhan niyo din siya. Mila Albrio, salamat na marami sa laging panonood. Phil Jap LDR, hello sa iyo. Silingan, kumusta ka diha? Susan Garcia, Shandy Love, hello Shandy Love sa laging panonood. Ina Dave, si Ina Dave din is nasa ano siya ngayon sa Pilipinas, may British din sa fiance, papunta siya dito soon. Aiden Saho, Saho or Saju. Yeah, hello, kumusta? Nathaniel Yunis from Baguio, hello sa iyo diyan. Charlotte Sereno, hello sa iyo. Mary Joy Kaga from Lebanon. Hello sa iyo dyan, taga-Libanon. Garcia family from Cabuyao, Laguna. Maraming salamat sa laging panonood. Biha Evangelista from Philippines. Kamusta? Maraming salamat. Sunshine Magsayo from Dipolog. Hello sa iyo dyan. Basing Marilyn from Tugigaraw City, Cagayan. Dewey Jane Aligo. Hello sa iyo. Donavi, hello. Kumusta? Congratulations kasi nanalo siya. Margie Mantisa from Makati, Manila. Fatima Lopez from Philippines, ayan. Ninita Kimal from North Cyprus. Hello ate, salamat sa laging panonood. Leading Suarez from Iloilo. Marlita Samaro, Tidbak Sarap Cooking. Hello sa iyo sa laging pagko-comment. Sana mabisita din niyo si Tidbak. Tidbak Sarap Cooking, ayan, marami tayong matututunan sa kanya. Kung gusto nyong magluto, kung wala kayong idea anong ulamin, puntahan natin si Tidbak Sarap Cooking at si Roxy Vlog kasi mga ano yan sila, cooking channel. Dolores Gutierrez, Jubilin Matas from Panabo, Davao. Hello sa iyo dyan, taga Davao, taga Panabo. Melanie Minor, ayan, hello, salamat. Nakita ko yung mga comment mo, maraming salamat. Priscilla Casimana from Taytay, Rizal, Philippines. Hello sa iyo dyan. Mag-ingat kayo dyan. Joy Batlag from Philippines and Jenny Custudio. Hello, maraming salamat. So ayun yung mga na-shoutout ko. Sa hindi ko pa na-shoutout, mag-comment lang din kayo sa video na to para sa next shoutout ko. Sa next video ko is ma-shoutout ko kayo. So ayun, maraming salamat sa inyo. Kunin na natin ang ating pandikuko sa ating oven kasi tapos na. Wow! Ayan, tingnan nyo! Ang ganda! Hala, ang ganda ng resulta! So
So ito na ang ating pandikuko. Ang ganda. Ayan. Ayan. First time ko siyang ginawa pero na-perfect siya. Hello. So titikman na natin. Ayan, medyo malamig na. Buksan natin. Hindi ko alam kung paano ma-focus. Yan. Hello! Kumakain na kami ng pandikukok. Ayan si LJ. Han. It's nice. Masarap. Kaumay. Lami. LJ. Yummy. Ayan. So, nakakain na din ako. Si Adam, ayaw niyang kumain. Umalis na sila. Ayan, may natira pang pandikuko. Si LG parang kabayo doon sa taas ba? Ano sila? Nagtupi. Titingnan na natin anong pinaggagawa ng mga ginawa. Hala, Banati J! Ayun pala! Nag-tiktok na is siya! Nag-tiktok ka, Gino! Ayan, nagtupi sila, oh! Kaya hindi matapos-tapos, eh. Nag-tiktok pala. Ipapakita ko sa inyo yung ano, kabinet ni LJ. Nag-arrange ka, J? Ayan, yung kabinet ni LJ. May glass lagi di haji. Ito yung ano niya, mga dress. Ito yung pamalakasang dress niya galing sa Philippines. Dinala niya talaga ito dito kasi yan daw ang pinakamaganda sa mata niya. Ito yung mga ano niya, underwear at saka medyas. Ayan, may ano pa siya dyan sa bintana. Oh, may baso. Kay Cherry naman, puntahan natin yung room ni Cherry. Ito yung room ni Cherry. Maano yan si Cherry, ma-organize yan siya sa gamit. Ayan yung gamit niya. Ayan, picture ng mga kaibigan niya. Ayan, may pabango pa siya. Regalo sa kanya nung Pasko tumay, no? Yan, Victoria's Secret. Yan, may ano pa siya dito. Ano bang tawag nito? Ring light. Oh, ayan. Hello! Ayan siya, kasi mahilig man din yan siya mag-selfie-selfie, pero sa phone lang niya, hindi niya ina-upload. Baka ma-discover daw siya ng ano ba, ibi-isibiin. Yan yung ano din niya, underwear at saka yung mga socks. Ito yung mga coat niya. Yan, kunti lang mga gamit niya. Ayan, ito yung pang winter. Yung mga jacket. Yan. So yan yung ano niya, oh. May bag pa siya dyan. Ito yung pang ano niya, pang malakasan na bag. Bigay yan sa kanya nung ano, nung December. Hindi pa yan siya nagagamit na mga bag. So may ano din siya, paminta. Kasi mahilig yan siya mag-paint. Ito yung mga ano niya, mga drawing. Ayan, may flower siya, nasa flower base.
Ayan, flower. Ayan, yung may mukha na may umiiyak na dahon. Ayan, may mga mata, may ilong, may kilay. Yan daw yung pangarap niya sana na ilong, pangarap niya na lips, pangarap niya na kilay. So ito, may ano pa, she was like the sea, part of her always hidden. Unsa man daw ni pasabot animay? Ah, wala lang, naisip niya lang daw. Ito ay yung mga dahon na green. Ayan, na-paint niya na. Ayun, wala na. So, ito yung sandal ni Madam. Ayan. Hindi pa niya yan nasuot. Kasi pang ano daw niya yan. Pang date. Mababa tayo ulit. Si Adam nandoon sa baba. Iniwan ko lang siya. May! Naay ka ng sinina may una sa may tawil ba? Isang pairag una dito balik ang tawil sa sulod, May. Oh. Where is Adam? Wala, nandoon pala kay daddy niya. Ayan sila. So my husband, he want to say something. Hello, mga sister. Hello, mga sister daw. Ayan, so hanggang dito na lang ang video na to. Hanggang sa susunod. Thank you for watching and see you again in my next video. Bye-bye.